Mga Marites, plan natin sa mahanap mo, pwes salasan ng isipan at pagkanaan ng pagiging Marites. Dahil nandito na ang segment na you've been waiting for, ang Dahu! Ano ang unang hashtag? Hashtag sa'yo. Ay, mabaho ba? Mabaho ba? May kinalaman ito sa isang gay personality. Na naman. At isang young actor. Na naman. Ayan na, eto na. Etong si young actor, bilang young actor pa lang siya, ay bago pa lang sa showbiz. Mm. Hindi naman gano'n. Hindi naman how young? Ano, basta, hindi at, naman hunk si... na. Hunk na. Okay. Hunk pero your young favorite. Pa. Yes. Oh. Oh, eto na. Nagkatagpo ang landas si gay personality at itong si young actor na hunky-hunky. Di syempre, ito si gay personality na humaling. Oo. Dito agad, kay, agad? Oo. Parang nakakita siya ng future dito ooh, kay young actor. Mm-hmm. So syempre, bilang ito si gay personality, eh, meron na mga influensya sa showbiz. Mm-hmm. Tinulong-tulungan niya itong si actor na magkaroon ng racket, magkaroon ng gig, ganyan. So isang nakuhang gig ni gay personality out of the country. Ay, oh. Siyempre, ang plus one ni hang actor ay siya. Oh. So, dalawa silang lumipad. Oh. At lahat ng gastusin ay courtesy ni gay personality. Katulad ng pagbubuk ng isang apartment doon sa ibang bansa. Mm. Ang kinuha, apartment, hindi hotel? Hindi hotel. Apartment talaga ang kinuha niya. Mas private. Oh. Gano'n katagal doon? Kasi apartment? Oh, medyo matagal. Kasi parang tour. Si Asian lang ba yan? Asia? Hindi. Abroad. Abroad with a V. Pero hindi sa Asia. Hindi sa Asia. Oh, eto na. America. So, eto na. Pag hindi Asia, parang wala na. Anong continent? Anyway, eto na. Australia. Ang kinuha lang niya ay one bedroom na apartment. One bedroom lang? One bedroom lang. Oh, eto na. Siyempre, one bedroom lang. Smooth operator din, ano? Eto na, sa kanilang first night. Siyempre, one bedroom lang. So, siyempre, ina-anticipate nitong si gay personality na matutulog sila sa iisang kwarto dahil isa lang naman yung kwarto. In fairness, andun naman daw si actor, nagte-text-text, nag-video-video, ganyan-ganyan. So, okay lang. Di ba twin bed? King size. King size. Yeah. Queen size. Ganyan. Ano ang pinakamalaki? King. King ba? Diba? Oh, ito na. Kaya pwede kang magpagulong-gulong. True. So, ito na. Naligo na tong si gay personality. Yeah. Iniwan niya dun sa bedalo, sa bed, itong si kuya. Mm-mm. Pagtapos siya maligo, paglabas niya, nakita niya, nag-evacuate. Kinukuha yung unan, kinukuha yung kumot, tapos kinukuha yung gamit, tapos naglalatag sa sala. Sa sala. Sa labas ng room. Ha? Parang setup niya. Sa labas ng room. Na, queen of tears. Akala mo hindi naririnig yung sinasabi. Eto na. So, setup na siya doon. So, naloka kayo si gay personality. Sabi niya, excuse me, bakit dito ka na matulog sa tabi? Dito, tabi na tayo, laki-laki ng kama. Hindi. Dito na lang ako sa labas. Hindi, dito ka na sa loob. So, pinipilit. Mm-hmm. Pinipilit. Yung pagkakatanggi nitong si young actor, parang, firm. Very firm, na parang nadidiri siya. Hindi, dito na lang. Ganyan. Aray ko. Tapos ang ginawa, parang tumalikod, tapos naglagay ng earphones. Doon na naggalit si gay personality. Sabi niya, ako nagdala sa iyo dito. Ako nagbigay ng racket, at ito lang ang kaya ko, itong one bedroom, tapos hindi ka masasama dito sa kama. Bakit? Ba't ayaw mo tumabi sa akin? Ba't ayaw mo dito sa kwarto? Mabaho ba ako? Gano lang. Grabe naman. At ang taas ang pitch ko, ha? Ang diba? Problema, hindi siya narinig ni young actor kasi naka-earphone. Pero dinamdam yan ni gay personality after nung tour na yon. Pero sandali, first night pa lang naman yun kasi. Malay mo yung pagod. Wala talaga. Never na. Ayaw ilang na. Nights silang magkasama? Matagal. Kaya hindi na nga raw nagpapansinan. Ay, mahina si gay personality. Walang diskarte. Dapat nag-aral siya sa booking agency namin. Hindi na lecture ng tama. Kaya pagbalik, hindi. Pagbalik, wala, hindi na niya tinulungan si actor. Clue! Teka muna, yung gay personality talagang known na gay. Yes. May connection sa showbiz. May connection sa showbiz. Okay, pero yung young actor, yan. Si young actor, hunk talaga. Mm-hmm. Tapos tuwing nag-guest siya, kahit saan siya mag-guest, lagi nire-request sa kanya na kailangan niya maghubad. Tapos lumabas na to sa isang gay film. Hindi ko pa rin alam. Si gay personality. Si gay. Hindi ko pa rin alam. Si gay personality. Ma-influensya sa showbiz. Marami na siyang napasikat. Talaga? Patingin nga ng gay personality?
Alam mo, naguhula sila. Alam mo, nakalagay nila sa gay personality? Mr. Mr. Vu! How dare you! Hindi ko ugali yan. Pero sino yan? Oh. Patingin nga. Hoy, huwag kayong maingay. Hindi naman. Titingnan lang naman. No. Hindi pero, naman. Pero, ano, patingin ha? Nga. Teka, teka. Sinong dalawa mo lang naman. Eto, nakalimutan kayo apelido eh. O, patingin nga. Sa mga lala, bading. Patingin nga. Share your blessings naman. Ay, na. Huwag kayong ipapangalan. Hindi. Parang writer to. Hindi. Patingin nga. Ang pangalan ng writer. Ah, oo, kilala ko yan. Lalaki kilala mo? Oo. Oh, Pogi, model diba? Model yan, Pogi yan. Oh, tama na. Half Moreno. Oh, yun na. Kilala. Nag-away sila. Oo, oh, tama oh, na. Sure ka? Yeah. Oo. Yeah. Ano sabi niya? Sure ka? Ah, gano'n. Oo, oh, grabe. Yeah. Grabe ka. Oh. Actually, nabalita yan. Hindi ko to alam. Item yan. Ah. Tapos, pagdating nga dito, oh, kilala yan sa ano ha? Chubby ko to ma... Tin na ba yan? Mm. Actually, mabait yung ma... Ayong ano? Ako ay, na sabi... Ay, yung gay personality, murahin mo na oy, nga! Kailangan ng font! Kaibigan ko yan! Do I know them? Yeah. Chubby ko tong ano, buti ko na alam ako. Ako Murahin mo na! Itong si young actor na yan, na hack na yan. Hindi ko to kilala yung hack ano, actor. Ano? Nag-artista na siya. Nakalimutan kayo apelido. Wala siya! Sabihin ko. Kasi alam mo, iba ang alam ko na sobrang kinahumalingan itong marami siya naki- okay, kasi ito naman siya kasi nga bilang nasa mundo siya ng mga ano basta yan, mundo na. Siya ng showbiz oh, dahil dyan WTF view sa YouTube ayan lang oh, si Sneezy hello oh. Alam mo ganito Mr. Salamatan mo naman yung nagpakulay I see ano life with okay Kim. Okay Kim. Okay Kim o okay o Kim. Okay Kim siguro. Okay Kim. Alam natin mga US dollars. Yes. Thank you. Salamat. Pag may blind item ka, huwag mo munang i-reveal. Kasi ichi-chika nila talaga. O tingnan mo naman yung picture na lumabas. Alam na. O ito na. Meron niya na po. Ito, hindi. Pwede na may pakit. Queen of Tears, malaking nalaman. Oh, next anyway, hashtag. Next hashtag. Oh. Traumatic. After ng mabaho ba, na-trauma siya? Na-trauma ba siya? Hindi naman. Ano ito, sikat na actress. Ay, sa'yo pala. Ay, sa'yo pala. Akala ko sa'yo. Akala ko din sa'yo. Akala ko sa'yo. Bida-bida yan. Nagbibida-bida. Ay, bida-bida. Bida-bida ba? TV, bida sa TV, bida sa movie. Ah. Tapos mayroon siyang nakatrabahong director. Na? Basta direktor. Ayaw ko sabihin kung babae o lalaki, direktor. Oh. Ayun. Di, magaling din yung direktor. Mm. Eh, may pasuplado yung pasuplado effect. Si direktor. O, di ba lalaki si direktor? Suplado eh. Suplado eh. O, basta suplado na. Pwede naman. Na minsan suplada. Suplado ano eh. Minsan suplada. Oh, minsan suplada. May ang, simbaga, may maraming hanas. Mm. Eh... Kilala naman, magaling siya kasi nung simula. Nung simula magaling siya. Si Direk. Nahumaling eh. Kaya lang nawala na siya. Pero yung actress, andiyan pa rin. Nung una kasi nilang nagsama sa isang series. Tingnan lang ni director yung actress. Tapos di, pinapaarte-arte niya. Hindi niya magustuhan yung acting ni actress. Ni Direk, ayaw niya. Anong ginawa? Ang ginawa ng director, dinuran siya. Ano? Dinuran ni Direk si actress? Dinuraan? Dinuran? Yes. Ay, alam ko yan. Para ikaw yung actress. Ang laka. Ang taas, di ba? Dinuraan. Dinuran. Dinuran. Dinuraan. Dino ang pangalan, Ran yung apelyedo. Tagal na to. Throwback ba to? Traumatic yun. Throwback to, alam mo. Grabe naman. Iyaan ko lang ha. Sorry din. Ituloy mo na. Hindi, iyaan ko lang. Tatandaan mo kanina yung sabi ko sa'yo. Dahil may hangover ako ng, ano pa yung natin? Queen of Tears. Queen of Tears. Nanood ka kaya ang pinapanood ko ngayon. Huwag ko sabihin ko ano yun. Yun. So may connect yun dun sa blind item ni Dean. Yung actress ang may connect. Ayan. Sino? Pero totoo yan. Alam mo, parang... Diba? Traumatic na sa kanya. Buti akong magmura. Traumatic. Alam mo, mag-share ako sa blind item niya. Parang after niyan, si director, hindi na talaga siya gumagawa. Pero magaling yan. Naglalo na. Award winning ba? Oo. Isa din yan sa mga paborito kong director. K-drama yung pinapanood mo ngayon. Ba't ano connect doon? May connect. Hindi niya makonect ko. Yung pinapanood
pinanood ko ngayon saka yung sublime ako, item mo. Hindi ko naman alam yung pinanood mo ngayon kaya pero... Sino? Yung, basta ano, hi to One Freedom Society, condolence ka, no? Chris Allen, tsaka Lardy Sabal. Ay, pero okay na sila. Pinapamintuan. Sino? Naging yung. Okay naman sila, yung blind item niya. Pero wala na yung ano, director. Makamasulat mo sa comment section. Eh, ayaw kasi ng ano eh, nung ayan. Malaswang ano, blind item. Tara! Nagsawa na ako. Nagsawa ka since na. Since the day... Bigan? Ay, aray ko. Ay, kaso yung nagpakulay. Ay, oh, kaibigan ni Dino Ran yan. Yan si Tina Moran. $10 Kanina, isang, siguro naramdaman niyang hinahanap ko siya. Sabi ko, namimiss ko, di ko na nakikita. Bakit? Nagkakuntuan sila. Diba? Doon yun. Doon naganap. Ayun na. Ah, doon naganap. Ang dami natin nga habang ano. Ayan, 1.4 na. Meron 1.4 tayo ha. Diba? At kasi yung nagkakantuan kami ni Rose. Asip naman hindi kayo naririnig. Mga Lucrecia din pero, kayo. Hindi ano? Nga naman. Hindi, doon nga naganap. Kung ba, yung pinapanood ko ngayon. Marami kayong mga comments nyo ha. Ano? Nakidrop. 1970s pa pala yung BNC. Ano yung panahon pa ng ano? Pene movies? Hindi po. Wala pang telemovie, te! 1970! Naku, Diyos ko kayo. O, ayan, nanonood si, ayan, Sneezy Solis McDonald. Ayan, o, kompleto na. Hello! Anak ni Nailoli. Hello, Sneezy! O, diba? FC na naman, FC! De, love natin niya kasi syempre, love natin si Nailoli. Natatawa daw siya dun sa back to reality bell nyo. Anyway, o, next hashtag! Okay, thank you ah. Demanding kasi. Alam mo, hindi ako makamove on sa ano eh. Sa wait lang, prop ha. May nag-comment, sabi niya kasi, hala, sino yun? Grabe naman, Dinoran. Pwede namang i-coach or i-enroll sa acting workshop. Sabi ni Cold Mountain. Alam niyo, I think at that time, wala pa. Proseso to ni Direk dun sa actress. Tsaka buhay pa yung tao, hindi tegi. Oo. Po, okay na sila. Promise. Okay na sila. Oo. Aba, hirap na lang hulaan. Hirap, di pinyo pwedeng hulaan. Kasi di ka nagbigay ng clue. Nakakatawa. Nagbigay siya ng daho. Pero di niyo po pwedeng hulaan. Di ka nagbigay ng clue. Ako magbibigay ng clue. Ay, nako. Okay, next. Maganda, basta ako ang alam ko sa actors, maganda ang legs. Oh, yan. Diba? Ay, oh. Oh, long-legged. Kung nanood kayo ng Queen of Tears, alam niyo kung ano pinapanood ko ngayon after. Naku, marinig. Narinig mo? Diba, tagal na? Oo, tagal na yan. 1960s pa. Grabe. Hindi 1960s yun na. Grabe kami siya. Sampaguito Pictures ata yung ay, ano. Kasi yung kwento na ginawa nila dyan, nag-revolve siya for 400 years. Ayun. Grabe yung kulo ko. Grabe. Okay, next. Kaibigan ko yung actress na yan. Kinakabahan. Kaibigan ko yung actress diba na yan. Di ba ako talaga? Kaibigan talaga natin. Pag nakikita ko talaga yung actress, yung una ko talaga tinitingnan sa kanyang legs. Ito totoo yun. Uy, pero maganda siya. Ay, tsaka so, yung legs yan. Ganda talaga. Pang beauty queen actually. Diba? Yung peg niya, pinay na pinay. Demanding kasi yung pang ano. Ang salita-salita dyan. Yun lang sinabi ko, pang beauty queen, pinay na pinay. Oh, anyway, demanding kasi. May kinalaman ito sa isang beauty queen. Ay, parang ano, alam ko na yun. Na supposedly nga siyang inaay na mabigyan ng magandang proyekto, malaking endorsement, may international blah blah chuchu. So sa kanya unang inalok, eh biglang ang daming demands, kesyo ganito, kesyo ganyan, mula ulo hanggang paa ang demand niya. O, kung maganda ang legs, gusto rin niyang bongga rin ang legs niya. Diba? Kasi siyempre beauty queen din siya, no? Kung magpakita rin siya ng kanyang katawan, talagang emote. Ay, ang problema, sa sobrang dami ng demand niya, kumpara doon sa mga makakasama niya doon sa supposedly big project na yon, dinaitman na siya, inano siya, niligwak siya, tinanggal siya. Pinalitan siya ng isang bata-bata. Ay! Gusto namin malaman yung isang maraming demand. Na nag-feeling beauty queen. Yun ang pinalit sa kanya. Yun ang ipinalit? Yun ang ipinalit. Teka lang, dalawa lang naman yung beauty queen na nasa isip ko.
Sino doon? Yung nasa gilid o yung nasa gitna? Meron pa. Kung talaga, inamo ni Mal, hindi ko alam yun. Kaya kanina nung binabalita natin na gusto ko bandun lang, sabi ko, ay, mamaya na lang kasi yun yung BI ko. Ano, gilid, gitna? Hindi, wala doon. Wala doon. Kasi nga, supposedly, tatlo silang mga beauty queen. Ah, kaya yung asa. Kaya yung si Kailin yung pinagalanan ko. Parang alam ko na yung na-chugi dyan. Kasi na yung na-chugi. Yun na nga yung binablend. Beauty queen din. Beauty queen din. Sabihin mo. Na ano. Sabihin ko na. Ang daming demands mula ulo hanggang paa. Kasi syempre hair product, blah, 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 blah. Kailangan daw ganito. Initial ba niyan? T letter ano? Kanina yung pangalan na binigay niya sa'yo eh. Ano ba? Yung isa sa mga iniyan. Hindi yan. Yung mga iba, isa sa mga initial na binigay mo, yung nandoon yung letra. Yung pinangalan mo siya doon sa taga-Irish, yung asawa, Ireland na asawa ni Gladys. Si ano? David Rainey. Sino yan? Wala niya mga letra. MY yan eh. Hindi M yan eh. Tsaka Y. Diba? Basta isa sa mga letra na binigay ni Mr. Fudo sa ano kay ano. Kanina, kakalimutan mo kanina. Kakalimutan ang letra ni Rico. Sabi mo, di ba bagay ang pangalan ni ano, ni PA? Talaga. So anyway, yun ang naging ganap doon. Oo. Tapos kailangan... Sino doon? Ano siya? Mm-mm. Alam mo, love mo siya ngayon, ha? Marami siyang... Pansin ko. Oo nga, oo. Sino? Tapos... Yes! Oh, yes! Sino yan? Yan yan. Pangalanan mo na lang kaya, Mr. Fu. Oh, diba? Maraming salamat. Gusto kong batiin ang ako Bicol Party List at si Congressman Zaldi ko at si Ma'am Mylin ko. Diyan sa mga kapwa Bicolano po namin ng Urago. Dahil napakatagumpay ng kanilang show, ang kanilang hot air balloon. Marami rin akong... Bakit siya ganun? No? Marami rin akong item sa susunod. Dali nagbablan natin si ano? And... Bumabati na. Bumabati na ako. Si Roger Esmeralda saka si Jerick Dulucientos. Maraming thank you sa iyo, Lolita. Di Diyos Katsuki. Alam mo na, magaling na tayo. Si Mayora Cherry Sampal, o diba? Ang Regional Director ng Tourism na si Irby Aguas, hello po sa iyo. At kay Congressman Joey Salceda, yan mo nang babatiin ko ngayon. Ang aking mga sponsors sa susunod na kayo. Talagang gumano na ako, ano? Kumikinang yung pendant, nakakaino. Ganun talaga ako. Thank you very much. Dahil nagpakulay ka, Heidi Bautista, ng $10.99, maraming salamat. Thank you, Heidi. Masaya natin dito sa set na to. Oo, kasi ang lapit natin. Kaya ako pala pati ginaganong-ganon mo si Rose. Hindi ka ba nabubugbog? Alam mo, tulak na ako. Tulak sa natulak nila. Ay, naku, salamat po, mga mates. Hoy, hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos. Ay, si Rose pa ba? Okay lang naman tayo. Bakit tapos siyang bugbugin? Hindi niyo pa ba blind item, eh? Kasi 1.5 na. Okay lang din naman. Kung hindi na. Next week na lang. Next week na lang. Ngayon na, masaya. Tapos ang lahat. Ano to, OMAD? Ayan ano ang yan? OMAD. Ano, damo? Ano? Ito na. Kita mo? Oh. Alam mo, hindi ka Gen Z. Hindi ka talaga Gen Z dahil iyan din ang una kong reaction dyan. Ano, iba yan? Sabi ko, OMAD, damo. Tawanan sila. Iba pala. Ano yan? Mary Jane. Ay! Oh, hindi iba! Iba! Oh my God! Bakit yun na? Oh! Ano yan? Oh! Ay, hindi ba? Hindi ka! Hindi nga. Kita mo siya, marijuana. Ako, damo na nga ako eh. Hindi. Ano ba? Ano ba? Hindi! Oo. Pakinggan niyo muna yung blind item. Ano ba? Wala na akong boses. Sinasabi mo, ako laging malaswayo. Blind item ko. Eto pala. Alam mo? It's getting thin to us. Alam niyo? Hashtag pa lang yan, ha? Ano yung inubuo ko? Diyos ko. Tuloy na yan. Alam niyo, magalaman niyo kung ano yan. Ano ba? Napaka-wholesome. Sige na nga, sige na nga. Ibig sabihin, kayo ang mga nadudumi ang kaisipan. Okay. Ano ba? O, maiinom na ako. Kayo ang nadudumi ang kaisipan. At anyway, eto yan. Sanay si Mr. Pujan. Hashtag yan, OMAD. Bakit OMAD? Kasi merong isang parang medyo pinagpipiestahan sa social media na personality, male personality, na napapansin nila sobra talaga ang pagpayat niya na parang natutuyot na. So marami ang concern. Concern naman.
So may mga ibang nag-iisip, ano ba ginagawa niya? Ba't siya pumapayat? Is he taking drugs or what? Oo. Makain ba siya? Oo. May nakakain pa ba siya? Kailangan ba ng relief? Charot. Hindi. So, eto na. Grabe. Grabe. Relief. Hindi. Hindi, hindi po mayaman po to. So, pero... Sorry. Ah. Nawala ako. Lalaki, babae? Male person. Male. So medyo kapansin-pansin lang talaga yung pagpayat niya. Yung parang, ang sabi nga, parang natutuyot na. Kasi dati ano ba siya? Maganda katawan? Hangba? Mataba? Maganda naman, oo. Okay. Pero ito naman, kasi naman, itong male personality na to, talagang nagda-diet. Oh. Oo. Parang taon na rin na ganun ang naging proseso niya sa para siya ay talaga mag-slim. Mag-slim down. Oh, naku, may idea ako. So, itong OMAD na to, sabi ko, noong una sinabi din sa akin, anong OMAD na mo? Tawanan din sila. Sabi niya, grabe daw ako. Pero inosente yung pagkakaano. Kala ko talaga damo eh. Kaya sa pumapayat, baka ako kakaano ng damo. Yung palang ibig sabihin ng OMAD, 1 meal a day. Grabe ka. Ay, sabi ko sa inyo eh. Ayaw. Akala ko. Diba? Akala ko rin damo. Pero yun na, yun nga sinasabi. 1 meal a day. Ang ibig, parang so, abbreviation pala siya. So yun pala ang kanyang diet for more than a year na siguro. Baka 2 years na nga eh. Siguro nakasanayan na niya na sa isang araw, isang beses lang siya kumakain. Alam niyo, effective naman din talaga siya. Kasi pumayat siya. Pumayat talaga siya. Feeling ko naman talaga kung magwa 1 meal a day tayo, papayat talaga, Kerry. Hindi ko kakayaan. Hindi ko kaya. Tapos hanggang ganitong oras, kumukuda tayo dito, parang hindi. Pero yun nga, effective sa kanya. Pero kasi may mga ibang, kinumpara siya ngayon sa ibang mga artista na ganun din daw yung diet. Pero parang hindi naman ganun yung naging epekto. Tingin ko, baka iba-iba lang yan. Baka sobra sigurong naging passionate tong male personality na to sa kanyang diet. And baka naman is about time na pwede nang dagdagan. Baka pwede nang gawin. Tomad naman. Dahil hindi eh. Binaligtas. Lord, baka pwede nang gawing twice a day. Pag inanod, di ba twice yung, di ba? Isama mo yun. Tomad. Basta. Pwede na siyang hindi maging Oma. Ano ba Oma? Oma. Gawin na natin. Oma. Ang importante, hindi siya tamad. Ay, hindi siya tamad. Pagda-diet. Sure naman ako, hindi lang sa pagda-diet, kahit sa kanyang mga trabaho. So, tama yung hula ni Nicola. Yan. Yeah. Hula nila kaya. Ay, nakakaloka ka. Aray ko. Aray ko na? Ang sakit ng pangako. So, yun na. Mati ka na sa mga kaoman mo. Ano ba ito? Anyway, yan na. Pati yun natin ang advanced birthday greeting si Nay Lolit na. Happy birthday. Nay Lolit. Wish ko sa'yo mahabang buhay pa. Yan. And syempre, hello kay Ate Janet, kay Ninong Boyet, kay Ninong Maribel, kay Irene na magkikita kami sa thank you sa ICE concert. Kailan ka manonood? Sabado, 11. Ay, 10 kami. Yun. Yes. Kaya pala nasa isip ko, 10. Wala. Complete, oh. Ay, ako bumili ako. Yeah. So, ako, thank galing you. Galing ka ng Bicol, eh. Ay, diba? Gusto mo ba manood? Okay. Sige. Ayun na. Kuha na mo ako, diba? Agad lang kita. Nagdala niya, no? Sa iba naman. Ay, nagbakulay si Annalisa Renka Uji ng 800 yen. Thank you. Ang dami na niya mabibili sa Daiso. Daiso. Britney Jean, tsaka kadera niya. Si Marisolis, baka may hero ko sa pagtulog. Ay, gusto kong batiin yung inaanak ko na nagpakasal. Congratulations sa inyo, Kevin Fermin at saka kay Apple. Maraming salamat. Actually, pag fresh from Bicol, pagkababa ko dun sa private jet plane, nakahanger. Dire-diretso ako dun sa ano. Gusto kong batiin niya si Kevin. Pero anak ni Nanay Christian. One room? Oo. Nakakaloka ka, Nay Christy.
isang lang anak niya talagang nilayasan niya yung hindi siya nag-stay hanggang dun sa reception. Pero yung seremonya naman tinapos naman daw, hindi kami nagpang-abot eh. Nakita-kita kami doon na kapatid na Enrico Roque, si Nazal de Aquino, at marami pang ibang nagninong-ninang din. Ano pa? Congrats. Ano? Anong bedroom mo na one room? One bedroom. Dalawa, pagkatapos may nagsisisi dahil hindi daw ako ano. Hindi daw niya ako katikman. Ay! May tikiman portion. OMG! Kasi busy po ako eh. Ay, teka muna, babatiin ko si Odessa pala. Hi, Odi. Thank you rin. And good luck sa bagong joining nyo ni Hikaru sa UN. Maraming salamat po. Ayan, ano? Para maniwala ka. Pengen tickets yung mabigyan ko Madam Chairman, na. Yung mga tickets. Nahimal lang ako na. Sabihin ko yung pangalan, no? Muti ka nang mabasahin. Kala ko nagpapakulay. Hindi siya nagpapakulay. Oo. Okay, D. Okay. So we can go home. And I will wash again. And wash the dishes. Maraming salamat mga Maritesa, mga 1.5 libo na nanonood. Thank you. Thank you. Namin ito. Salamat din po sa mga nagpakulay, sa mga hindi namin nabati. Maraming salamat po sa mga nanood. Sikapin po na yung bating kayo. Yeah. Susunod. At saka sa mga team replay, yung mga lalo yung mga madalas na bibiktima po ng mga technical problem po namin dito. Lagi lang kayong nandiyan dyan. Salamat na salamat sa inyo kasi ninyo kami iniiwanan talaga. Sabi ni Sneezy, bakit pinagbibigay sa inyo ng pera? Love nila Kamela. Huwag mong questionin yan. Naku, Sneezy, tanongin mo si Nay Lolit. Bakit? Kasi mga anak kami ni Nay Lolit. Grabe ka. Grabe ka, Ana Fileo. Thank you, Ana. Naku, Ana. Consistent yan, ha? Kahit nasa abroad siya, nagbibigay siya. Yes, nandito si Ana ngayon. Kukontakin kita. Guest ka dito sa amin. Ha, please. Guest ka namin. Mapaglalaroan ka namin dito. Maraming salamat po, mga Marites. Salamat sa mga tumutok lahat. Muli po niya kami sundan sa Webes. Dahil Lunes ngayon, di ba? Yes. Mga hindi ko na alam ang araw. Okay. Oye, wait muna. Sa Miyerkules, makita-kita po tayo sa isang North Block po. Yes. Para po sa premier night red carpet premiere ng Blood Brothers ng ating minamahal na direct si Cesar Montano. Yun. Okay. At sa Nueva Ecija po, sa May 12 naman po, dyan sa Pacific Mall. Sa pelikula ni Beaver Magtalas. Nandiyan po ang One Magic Hurts. So, yan, totoo na yan. Marites University goes to Nueva Ecija. Abangan niyo po kami May 12. Okay, mga Marites, hula na po. Yan po ang dahu mula sa Marites University! Salamat po! Ganoan!